araw, Transform Church, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pagbabahaging ito ng salita ng Diyos. Sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang ating journey through the book of Exodus. Ngunit bago yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil tunay nga, ikaw ang kasama namin, Panginoon, sa aming journey through Exodus at sa aming journey in our lives. Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil tunay nga, ikaw ang dahilan kung bakit meron kaming relasyon sa aming Panginoon at maaari kaming mag-journey together with God in our walk of faith. Santong Espiritu, samahan mo po kami, buksan mo ang aming mga puso at isipan upang aming maunawaan at maisabuhay ang aming mga madidinig sa araw na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang ating journey through the book of Exodus. Gagawin natin yan by reviewing ano nga ba yung battle plan ni Yahweh para sa dakilang pagliligtas para sa kanyang bayan. Una, papadala ni Panginoon si Moses kay Pharaoh. Sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 3 verse 10, "Come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." Ngunit, nagreklamo si Moses, sabi niya, "Paano naman kung hindi maniwala ang bayan mo sa akin?" Kaya, sabi ng Panginoon sa kanya, "Go and gather the elders of Israel together." Dapat ay ipunin ni Moses ang mga elders ng bayan ng Israel. At kalakip nito ay magpapakita siya ng mga kagilagilalas na himala, kagaya ng tungkod na magiging ahas, at yung kamay niya na kapag pinasok niya, sinuksok niya sa kanyang damit ay magkakaroon ng ketong, at kapag pinasok niyang muli ay gagaling naman. And then, nagreklamo ulit si Moses. Sabi niya, "Panginoon, yung bibig ko hindi maayos, di ako magaling magsalita." Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, "You shall speak to him," referring to Aaron, kapatid ni Moses, "and put the words in his mouth." Mababasa natin yan sa Exodus chapter 4 verse 15. Ngayon ay tingnan natin ang naging follow-through ng mga instructions ng Panginoon kay Moses. Una, Moses meets Aaron. Mababasa natin sa chapter 4 verses 27 to 28. Check! "The Lord said to Aaron, 'Go into the wilderness to meet Moses.' So he went and met with him at the mountain of God and kissed him. And Moses told Aaron all the words of the Lord with which he had sent him to speak, and all the signs that he had commanded him to do." So okay, nagkita na si Moses at si Aaron. At magse-set out sila at gagawin nila kung ano ang mga sinabi ng Panginoon sa kanila. So far, so good. Next, Moses gathers the elders of Israel. Makikita natin sa chapter 4, 29-31, ang kwentong ito. "Then Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the people of Israel. Aaron spoke all the words that the Lord had spoken to Moses and did the signs in the sight of the people." Okay, so ginawa nila, no? Ginather nila sila at ipinakita yung mga himala na iniutos ng Panginoon kay Moses upang gawin. "And the people believed. And when they heard that the Lord had visited the people of Israel and that he had seen their affliction, they bowed their heads and worshiped." So, Moses gathers the people of Israel, the elders of Israel, check, at nag-worship pa sila nung malaman nila na sila ay naalala ng Panginoon. Then, tingnan natin, sabi ng Panginoon kay Moses, "Pumunta ka kay Pharaoh." Ito mababasa natin sa chapter 5 verse 1 sa paumpisa ng kapitulong ito. "Afterward, Moses and Aaron went and said to Pharaoh, 'Thus says the Lord, the God of Israel, let my people go that they may hold a feast to me in the wilderness.'" So, siguro dahil na-encourage sila sa naging response ng people of
Israel, the elders of Israel, pumunta na sila kay Pharaoh at sinabi, ito ang pinapasabi ng Panginoon, palayain mo ang kanyang bayan. Recap. Send Moses to Pharaoh? Check. Moses gathers the elders of Israel? Check. Moses meets Aaron? Check. So nagawa nila ang checklist ng Panginoon para kay Moses. And then, tingnan natin kung ano yung naging response ni Pharaoh. But Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord." Hindi ko kilala si Yahweh. "And moreover, I will not let Israel go." Hindi ko sila papapalalayain. At nagpatuloy pa siya. At sinabi ni Moses at Aaron sa kanya, "The God of the Hebrews has met with us." So, kinuwento nila yung naging experience nila. "Please let us go to a 3 days journey into the wilderness that we may sacrifice to the Lord our God, lest He fall upon us with pestilence or with the sword." So, kinuwento nila yung kanilang kwento and binigay nila, din nila kung ano yung pwede maging consequence kapag hindi pinayagan ni Pharaoh ang bayan ng Panginoon upang mag-alay ng mga sakripisyo sa kanya. Magkakaroon ng peste. Ngunit, sinabi ng King of Egypt, "Moses and Aaron, why do you take the people away from their work? Get back to your burdens." And Pharaoh said, "Behold, the people of the land are now many and you make them rest from their burdens." Sabi ng paraon, tatamad-tamad kayo. No? Tatamad-tamad kayo. Itong kayong dalawa, Moses at Aaron, pasimuno kayo. Bakit? Ba't hinahayaan nyo silang mag-rest from their burdens? So, anong ginawa pa ng Panginoon? Ng paraon, the same day, Pharaoh commanded the taskmasters of the people and their foremen, "You shall no longer give the people straw to make bricks as in the past. Let them go and gather straw for themselves. But the number of bricks that they made in the past, you shall impose on them. You shall by no means reduce it, for they are idle. Therefore they cry, 'Let us go and offer sacrifice to our God. Let heavier work be laid on the men that they may labor at it and pay no regard to lying words.'" So ngayon, alam nyo, sa point ng story na to, feeling ko matalino at tuso ang paraon na to. Pinag-away niya sila ang mga tao. Binabalak niyang pagawain sila ang mga tao laban kay Moses at Aaron at pinapalabas na ang dalawang ito ay nagsisinungaling lang sa kanila. Sinasabi niya, nagtatamad-tamaran lang kayo. Kaya naman dati, kung ipinagkakaloob sa mga Hebrew slaves ang raw materials upang magawa nila ang bricks, ngayon, hindi na. Sinala na rin ang mag-gather ng kailangan nila upang makagawa ng mga bricks ng kanilang nagagamitin para sa constructions ng cities. And then, so the taskmasters and the foremen of the people went out and said to the people, "Thus says Pharaoh, I will not give you straw. Go and get your straw yourselves wherever you can find it. But your work will not be reduced in the least." So the people were scattered throughout all the lands of Egypt to gather stubble for straw. The taskmasters were urgent, saying, "Complete your work, your daily task each day, as when there was straw." And the foreman of the people of Israel, whom Pharaoh's taskmasters had set over them, were beaten and were asked, "Why have you not done all your task of making bricks today and yesterday as in the past?" So yun na nga. Anong aasahan natin? E di hindi nila natapos yung kanilang kota. Kasi imbis na yun lang ang ginagawa na to make bricks, kukuha pa sila ng kanilang sariling raw materials. So yung mga forma nila, gulpe ang inabot. Kaya naman, nagtanong ang mga foremen nito. At nagsabi sa paraon, "Why do you treat your servants like this?
No straw is given to your servants, yet they say to us, make bricks. And behold, your servants are beaten, nagulpi pa kami paraon. But the fault is in your own people. Bakit kami ang nagulpi? Sila na nga yung nagdagdag ng trabaho namin. At sinabi ng paraon sa kanila, tatamad-tamad kayo, tatamad-tamad kayo. Kaya nagbibigay ng excuse na magsasacrifice pa kayo sa Panginoon. Magsilayas kayo, magtrabaho kayo. Hindi na namin kayo bibigyan ng raw materials, ng straw, pero dapat pareho pa rin ang kota na i-deliver ninyo. Hindi pwedeng magkulang. And then, after that, syempre, nagalit sila kay Moses at Aaron. They met Moses and Aaron who were waiting for them as they came out from Pharaoh. And they said to them, the Lord look on you and judge because you have made us stink in the sight of Pharaoh and his servants and have put a sword in their hand to kill us. Ang Panginoon ang humusga sa inyo dahil nagkaroon ng dahilan ang mga Egyptyong ito upang kami ay patayin. So far, so good? Mga kapatid, kung babalikan natin, yung ginawa lang naman ni Moses at Aaron ay alinsunod sa kung anong sinabi sa kanila ng Panginoon sa chapters 3 to 4. And kung sinundan natin yung mga kasunod na verses until chapter 5, okay naman nung ginagawa nilang sinabi ng Panginoon. At yung layunin ng Panginoon ay sila ay palayain. Thus says the Lord, let my people go. Pero, thus says Pharaoh. No? Pero, thus says Pharaoh. Anyhow, no? Nagkontra yung sinasabi ng Panginoon at ng paraon. At ngayon, itong dalawang Moses and Aaron na to, naipit sila sa thus says the Lord and thus says Pharaoh. At hindi lang yan, even the people na sumambat, naniwala sa kanila nung una, ngayon ay nagre-reklamo na sa kanila. Beginning with their foremen, kasi nagulpi nga naman sila. So, is this still good? Huh? And why am I telling this message to you? Kasi mga kapatid, let's face it, no? Nung tayo yung mga unang naging Kristiyano, yan, alala niyo po ba yung honeymoon period? Sabi nila kapag ikaw daw ay unang naging Kristiyano, meron ding honeymoon period. Kung saan tuwang-tuwa ka, galak na galak ka, pinupuno ka ng Panginoon ng pag-asa. At yung mga prayers mo, parang answered lahat. Naalala ko isang conversation ko with my friend. Sabi niya, alam mo yung nararanasan ko ngayong buhay Kristiyano? Laging sinasagot ng Panginoon yung aking mga panalangin. And then after some time na tumagal na siya sa Panginoon, nung muli kaming nagkita, sabi niya, alam mo, I miss those times kasi meron akong friend na dinala sa Panginoon. At on fire siya at laging sinasagot ng Panginoon yung kanyang panalangin. I wish I can go back to those times. No? Dun sa honeymoon period. But then, kagaya ng lahat ng relationships, hindi laging nasa honeymoon period. The same way with God. You see, in the first few days, parang succeeding ang ginagawa nila Moses at Aaron. But then, nung naibit na sila sa sinasabi ng Panginoon at sinasabi ng paraon, eto na ang problema. Ano ang gagawin nila? Kaya naman nakikita ko na ang mensaheng ito ay para din sa atin. Dahil marami sa atin, when we first came to know the Lord, yan, no, yung mga kabataan, siguro wala, nararanasan nyo pa to. Tsaka diba, pag umattend kayo ng camp, on fire, talagang masigasig. But then, nung nag-uumpisa na ulit, magbangga ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. At kung sinasabi ng mga paraon ng mundong ito, at naiipit ka na naman, so far, so good pa rin kaya?
And now, we will look at the man named Moses. Ano ang kanyang ginawa? And you see, yung kanyang magiging response in this particular moment of his calling na i-lead ang people ng Panginoon ay magiging pattern sa buhay ng taong nagngangalang Moses. At yun ay tingin ko bilang pastor ng Transform Church ay kapupulutan natin ng aral on how do we respond if trusting and obeying God results to frustration. Ano ang gagawin natin at ano ang maaari nating asahan kapag ang pagsunod, ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagdudulot ng negative emotions such as frustration. Nagdudulot ng pagkabagabag. Nagdudulot ng rejection. Nagdudulot ng masamang resulta kung titingnan. Kagaya ng nangyari kay Moses at Aaron, napahamak pa ang bayan ng Israel. Tingnan natin sa mga susunod na kabanata kung ano ang gagawin ni Moses at kung ano ang magiging response ng Panginoon sa kanya. So itong ginawa ni Moses nung nangyari ang rejection ng people sa kanya. He spoke to the Lord and complained. Then Moses turned to the Lord and said, "O Lord, why have you done evil to these people?" Okay? Look at that statement. Panginoon, bakit naman pinahamak, yun no? Pinahamak mo ang mga taong ito? Why did you ever send me? For since I came to Pharaoh to speak in your name, he has done evil to these people, and you have not delivered your people at all. Panginoon, bakit naman pinahamak mo ang mga taong ito? Bakit mo pa ako pinadala? Dahil simula nung pumunta ako kay Pharaoh, simula nung ginawa ko yung sinabi mo, yun lang ang ginawa niya. Pinagmalupitan niya palalo ang bayan ng Panginoon. Hindi naman siya nagsabi, "Wow, pinapasabi talaga yan ng Panginoon. Sige, palalayain ko sila." No? Hindi naging ganon ang response ni Pharaoh. Kundi, sino ba tong Yahweh na to? Bakit ko palalayain ang bayan ng Israel? No? So, I don't know, but I imagine it came as a shock to Moses. Na binanggit niya ang pangalan ng Panginoon and then boom, hindi pala siya kilala ni Pharaoh. Napahiya na ba kayo ng gano'n? Na parang nag-name drop kayo kasi feeling nyo may magiging response na pagkabilib, magkakaroon ng response na tutulungan ka or whatever. Pero ang wala. Hindi pa nga raw kilala ni Pharaoh kung sino ang Panginoon na ito. I don't know. Maybe Moses was shocked, embarrassed. But what we know is that hindi niya alam kung ano nangyayari. Hindi niya alam kung anong ginagawa ng Panginoon. And then, ito ang sagot ng Panginoon. "But the Lord said to Moses, 'Now you shall see what I will do to Pharaoh. For with a strong hand, he will send them out.'" Moses, makikita mo kung anong gagawin ko kay Pharaoh na siya mismo ang magpapalaya sa kanila. Hindi lang basta papalayasin, but with a strong hand, itatapon niya sila palabas. "And with a strong hand, he will drive them out of this land." Si Pharaoh pa mismo ang magpapalayas sa bayan ng Israel. And then, this one. The following verses in chapter 6 is almost a repetition nung pag-uusap nila ni Moses in chapters 3 to 4. Inulit ng Panginoon kung sino nga ba siya. "God spoke to Moses and said to him, 'I am the Lord.'" Ako si Yahweh. "I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But by my name, the Lord, I did not make myself known to them." This is a secret na ngayon pinapaalam ng Panginoon, no? Kung saan
Nagpakilala siya bilang El Shaddai kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Ngunit, hindi pala siya nagpakilala bilang Yahweh sa kanila. Ito ang pagkakataon na ipapakilala ng Panginoon sa bayan ng Israel na siya si Yahweh. And you see, this is big. Dahil sinasabi ng Panginoon, ipapakilala ko ang aking sarili sa pagkakataong palalayasin ni Pharaoh ang bayan ng Israel. With this mighty act, they will know I am Yahweh. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land in which they lived as sojourners. Moreover, I have heard the groaning of the people of Israel whom the Egyptians hold as slaves, and I have remembered my covenant. Kagaya ng sinabi ko mga kapatid, this is almost a repetition kung paano nagpakilala ang Panginoon kay Moses nung pinapadala niya siya sa bayan ng Israel. At ngayong nakaranas ng rejection, failure si Moses sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon, inulit lang ng Panginoon ang kanyang pagpapakilala sa kanya. And then the next thing, inulit lang ng Panginoon yung instructions niya kay Moses. Say therefore to the people of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from slavery to them. Alam nyo, habang binabasa ko to, parang walang nangyari sa Panginoon, no? Balik ka ulit. Sabihin mo ulit saan lang palalayain ko sila. The same instructions na binigay ng Panginoon in chapter 3 to 4, eto na naman. Na parang, Lord, ginawa na yan ni Moses. And then, eto na naman ng Panginoon. The same instructions. Ano pa ulit? And I will redeem you with an outstretched arm and with great acts of judgment. Pero may mga detalye na dumadagdag. Great acts of judgment. Ayan, no, yung mga detalye na hindi ko lang kayo basta palalayain. I will give you great acts of judgment. I will take you to be my people and I will be your God. And then another new detail or mas nadidetalye na ito kasi ang balak ko. Magiging tao ko kayo, hindi na kayo magbibelong kay Pharaoh, hindi na kayo kay Pharaoh, kundi sa akin. At ako ang inyong magiging Diyos. And you shall know that I am the Lord your God. Makikilala niyo ako bilang si Yahweh na inyong Diyos, who has brought you out from under the burdens of the Egyptians. I will bring you into the land that I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you for a possession. I am the Lord. Moses, ipapakilala ko ang sarili ko. Hindi lang yung Diyos na nangako kay Abraham, Isaac, at Jacob, kundi ang Diyos din na magpapalaya sa bayan ko. Diyan niyo ako makikilala. Ako ay si Yahweh. And then, anong ginawa ni Moses? Moses spoke thus to the people of Israel, but they did not listen to Moses because of their broken spirit and harsh slavery. Okay, wait lang. Na-reject siya. And then the Lord with this speech, no? Na punong-puno ng pangako, punong-puno ng great things, with a mighty hand, with an outstretched arm. Si Pharaoh pa mismo magpapalaya sa inyo. Ako to, I am Yahweh, I am the Lord. Okay? And then bumalik si Moses, and then he got rejected again. No? Parang kapag nanonood ako ng movie, yung mga ganitong speeches na yung ano eh, yung alam mo yon, yung turning point, yung kurari sa Braveheart, di ba? Freedom! Ganun, di ba? And then, mananalo sila. Di ba? O kaya naman, yung sa Lord of the Rings, na, not today. And then, mahuhulog na yung ring dun sa Mount Mordor, and then, matatalo yung kadiliman. But then, this story is a bit different. It's anticlimactic, so to speak. So, nag-speech na si God. And then si Moses, okay, sige, let's do this again. Again,
a rejection. Kaya pagpatuloy pa natin yung kwento. And then that's it, mga kapatid. That's it. Dahil kapag binasa niyo po in chapter 6, he will go to a sort of genealogy. Tinapos niya dun yung kwento na Moses failed and then genealogy. And then tsaka magpapatuloy ulit yung kwento. Very interesting. Inipit niya into a cliffhanger. Pero unlike other cliffhangers, na maganda yung naging cliffhanger para ma-excite ka for the next episode, this one ended with this. A big speech from the Lord and then a small statement na nagsasabi, Moses got rejected again. And then, genealogy, and then tsaka lang magtutuloy yung kwento. Sabi ko, what's happening here? Huh? Is this a case of bad script writing? Bad script writing lang ba to? And you see, let me take you to my reflections on these following passages that habang pinag-iisipan ko to, no, na Moses got rejected twice and it's after those big promises of God, let me give you some of my reflections. Paano nangusap ang Panginoon sa akin dito? Number one is this. How do I say this? Pattern of Moses that is starting to emerge here, no? So sana po magkaroon kayong pagkakataon na mabasa ang Book of Exodus. Pero ito yung mga panahon kung saan, I don't know, dahil wala nang ibang malapitan si Moses, dahil wala siyang ibang masisi, but this is the start of his, in the life of Moses, to just go back to God. Alam niyo po, when Moses is in trouble, as we go along the book of Exodus, tandaan po ninyo to, the response of Moses is to go back to God. And every time he goes back to God, for everything na nangyayari, pag tinrace niyo yung pag-uusap nila ng Panginoon, I sense deeper growth kay Moses. Kasi yung first time na nag-emerge yung ganitong pattern ni Moses na he just goes back to God if things go wrong, parang naninisi siya sa Panginoon, Panginoon, ba't mo pa ba ako sinend? Panginoon, bakit pinagmalupitan mo tong taong to? Yung pagmamalupit ni Pharaoh na project sa Panginoon. Kasi ikaw yung nag-utos sa akin and then ganito. He just goes back to God. And I'm also amazed in the manner of speech ni Moses here in Exodus 5 na sinisisi niya ang Panginoon. But then the Lord did not rebuke him at this point, but revealed himself once again. And then another thing is trying again and failing again. Moses spoke thus to the people of Israel, but they did not listen to Moses because of their broken spirit and harsh slavery. Basag na yung mga tao. That's why it's failing. Alam niyo po, why these two things are very important to me? Because as a pastor, I have this deep-seated belief na ako ay tinawag ng Panginoon upang maging pastor. But then, things go wrong. May mga pagkakataon na I am really sure na ang ginagawa ko naman ay yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Ngunit hindi laging mag-agree ang mga tao sa nais mong mangyari sa iyong pagli-lead sa kanila. And there are times na I feel Moses na, Lord, tama ba yung ginagawa ko? Eh, tingin ko yung sinabi ko naman galing sa iyong mga salita. And then I go back to God. And I have these lines, no? Meron akong lines. May mga paborito akong lines. Lord,
ano ba naman tong church mo? Grabe, no? And for pastors out there, siguro si Pastor Jaime or si Pastor Mike, maybe you have the same experiences. I'm addressing them directly. No? Pastor Jaime, Pastor Mike, help me in this. Na, di ba? May mga experience tayo. Ano ba naman tong church mo? Di ba? But then, let me also share this experience with you na as I go and go back to God and say, Lord, ano ba naman tong church mo? Suddenly, it's being transformed in the presence of God. Na Lord, di ba church mo naman to? Tumarating yung mga panahong yun na alam ko, ginagawa ko lang naman yung pinapagawa ng Panginoon. Ngunit may ganitong failure, it is very real na parang, Lord, talaga bang tama yung ginagawa ko? And as I go in the presence of God and talk with God kung anong nangyari, i-affirm ka naman ng Panginoon, sasabihin niyang muli na, oh, yan yung word eh. Yan yung salita ko. Yan yung susundin natin. And then, there are times na kahit na-affirm ka na, ginawa mo ulit yung tingin mo pinapagawa talaga sa'yo ng Panginoon, it's not an assurance that you will succeed the second time. Nor the third time. Nor the fourth time. Nor the fifth time. And if you read church history at mga buhay ng mga missionaries, some of them even died without even succeeding kung ano yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Is it worth it? No, Pastor Jung, yes, let me be honest with you. Na hindi porket sinabi ng Panginoon at tama ang ginagawa mo, you will succeed. Hindi porket na bumalik ka na sa Panginoon at in-affirm ka niya na yun talaga ang dapat mong gawin, you will succeed. No. Then what is in it sa pagsunod sa Panginoon sa mga ganitong times? Again, the question, so far, so good? Let me reveal to you why it is so far, so good. Mga kapatid, success may not be sure, but the Lord's revelation is there. And that's it. Sabi dito sa Exodus chapter 6 verse 1, but the Lord said to Moses, now you shall see what I will do to Pharaoh. So what's in it for me? For us? Na darating sa mga ganitong pagkakataon, ang pagkilos po ng Panginoon. Sabi niya, Moses, makikita mo kung ano ang gagawin ko. Mga kapatid, I am inviting you to the point na you will trust and obey God not because you are assured of success, but because you want to see the Lord in action. Kung paano siya kumikilos sa mga buhay ng mga tao, sa buhay mo, kahit na hindi pa yan mag-succeed, kung paanong mag-trust and mag-obey tayo na patuloy na manalangin kahit na ang sagot pa ng Panginoon ay hindi, pero makita mo sa buhay mo kung paanong pinalalim niya ang pananampalataya at pagdaing mo sa Panginoon na ipinaglaban mo na dapat ang gawin natin ay tama, na dapat ang simbahan ay maging lugar kung saan ang kabanalan ay naroon dahil ang presensya ng Diyos ang pinakakailangan natin. Kahit na hindi mo alam kung pastor ka pa babukas. Hugot eh, no? Pero makita mo na kung paano hinuhukay ng Panginoon ang conviction mo regarding your leadership. Na ipaglaban mo sa iyong pamilya na kayo ay maging maayos, na ang mga bata ay makinig sa kung ano ang pinapagawa ng Panginoon,
na ang tamang pagdidisiplina ay maisaayos. Kahit na hindi naman talaga sigurado ang mga magulang kung lalaki ba ng may pananampalataya ang kanilang mga anak sa Panginoon. Because let's face it, marami pong mabuting mga Kristiyano na lumaki ang mga anak na nawawala sa Panginoon. Ngunit makita mo na ikaw bilang magulang, yung paghukay ng Panginoon na marunong kang magmahal, magpatawad at magdisiplina na naayon sa salita ng Diyos. So far, so good. And then the next thing that I'd like to invite you, kahit na hindi success, bakit worth it pa rin to trust and obey God? Because of Him revealing Himself. Na mas malalim na pagkatiwala sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, if you read the life of Moses, alam po nating lahat, he won't be able to enter the promised land. No, pasensya na po kayo. We will journey through Exodus, pero let me just preempt this. He won't be able to enter the promised land. But you see, when I reflect on the life of Moses, na nakita ang Panginoon mukha sa mukha, masasabi ko po sa inyo, that journey was worth it. Dahil mas nakilala niya ang Panginoon. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, let me invite you to a deeper relationship na kahit na hindi success ang pwedeng mapatunguhan nito. Yung makita mo ang pagdaloy ng Panginoon at paggawa sa buhay mo at maaring sa buhay ng iba. At yung mas higit mo siyang makilala kahit na hindi mo makuha yung ginusto mo sanang mangyari, yung tinatawag mong success, nawa yung makita mo ang work ni God at yung mas makilala mo pa siya ng mas malalim, yun na ang maging success mo. Yun na ang maging success mo. Kaya po mga kapatid, as I reflect on my ministry with Moses, I do not know kung tayo ba ay magiging tang transformed church, ay magiging matatawag na successful church in terms of number, laki, ganda, maybe under the leadership of another pastor, maging ganun ang success ng transformed church. But right now, binabago ng Panginoon ang puso ko. Ang gusto ko po para sa Transform Church is this, na makita natin ang ginagawa ng Panginoon at ang presensya niya sa ating kalagitnaan at mas lumalim pa ang pagkakilala natin sa Kanya. That is success for me and my leadership. I hope, mga kapatid, that this message is encouraging for you. Sa mga magulang na parang hindi nyo nakikita, kagaya ni Moses na, Lord, bakit sumusunod naman kami sa iyo, pero yung resulta sa aking anak ay ganito. Mga kapatid, nawa, makita nyo kung paano kumikilos ang Panginoon sa inyong puso habang patuloy pa rin kayong taimtim na nananalangin para sa inyong mga anak at maging para sa inyong asawa. Na mas nakikilala nyo siya kahit ang nakikita nyo ay hindi yung kainyong inaasahan. Mga kabataan, nawa, sa inyong pagpapagal sa pag-aaral, sa inyong pagpapagal sa inyong pagsunod sa magulang, na meron kayong inihintay na biyaya, na sana yumaman ako in the future or maging maganda ang aking future, nawa ay pumasok kayo sa relasyon sa Panginoon na hindi na yun ang maging sentro ng gusto nyong makita.
kundi kayo ay nagpapagal sa pag-aaral at pagsunod sa inyong magulang at pagsunod sa salita at standards ng Panginoon, kahit na even if it means na ma-reject kayo ng inyong mga friends, even if it means na cut off nyo ang mga maling relationship, even if it means na you define yourself differently from how you feel. But the desire to see the work of God, the desire to just know Him more, the journey will be so far, so good. Kaya mga kapatid, I encourage you and I hope na maging ganito ang maging pattern natin kagaya ni Moses. In times of failure, in times of frustration, he just goes back to God. Kahit na he goes back to God at binigay sa kanya yung set of instructions, nagpalpak pa rin siya. Makita natin na it was still worth it because he is now seeing kung ano yung gagawin ng Panginoon and he is knowing God more and more. Mga kapatid, let this is my message for this day. Even it is frustrating, it is worth it to go back to God to trust and obey once again. Dahil mga kapatid, hindi man success ang makita mo when you go back and trust Him again. Seeing Him work and knowing Him more, that makes all the going back, the trusting again, the obeying once again worthwhile for this journey. Mga kapatid, patuloy po tayong bumalik sa Panginoon. Nawa, ito ang ating maging reflex reaction. Nawa, ito ang ating maging habit na kung anuman ang dumating sa ating buhay. Success man o hindi, kagaya na nangyari kay Moses, we go back to God dahil ang gusto natin ay makita siyang kumikilos at mas makilala pa siya ng lubusan. And then, this is my challenge as a response to this message. Step one. For a week, observe your reflex response to one situation that causes negative emotions like weariness, worry, sadness, etc. I suggest you use a journal, sticky note, electronic notebook to record what your reflex responses are. Sige po mga kapatid, you can pause this video. May gawin natin practical. Pause this video and then kumuha po muna kayo ng papel, lapis, journal ninyo, ballpen. And kung nakakuha na po kayo, balik po kayo ulit dito and unpause this video. Tuloy po. Ngayon nakakuha na po kayo ng papel, yan, expected to have. Reflect on the past few days. Ano yung mga nangyari sa buhay mo na nag-cause sa'yo ng negative emotions? Napagod ka, na-frustrate ka, isa lang na regular nangyayari. For example, I ate my favorite junk food after preparing and recording my preaching. Kasi pagod ako, ayan o. No? So alam niyo na po ngayon kung bakit overweight si Pastor Chong. Kapag po nag-aral ako record for to reward myself, I eat junk food. Ayan, that's just an example. Sulat nyo lang po. One lang. Hindi lahat, no? Kunwari, isa pa. Kunwari, ang napili nyo naman, I scrolled through Facebook after work. So, yung work na nangyari and then you feel tired, anong ginagawa mo? Anong usual mong ginagawa? Ito pa, magandang example. I binged watch a new anime or K-drama after online school because I'm feeling exhausted. Sige po, ilistan nyo lang. Pili lang kayo ng isa. Anong usual yung ginagawa? Snacking, nood, Facebook, YouTube. Listan nyo po. After mangyari sa buhay nyo, isang bagay na frustrating or nakakapagod, kagaya ng work,
Ako, yun, pagre-record ng video, ano pang ginagawa ninyo? Sa pa, I played Clash of Clans after driving through traffic because I feel frustrated. Yan, papauwi kayo, baka yan yung nakakapagbigay sa inyo ng relaxation and all. I watched porn because I do not have anything else to do because you are bored. No? So kayo po, isa lang na pattern sa buhay nyo. Think about it. Give yourselves time. You can pause this video and just write. Okay, warning. Huwag po kayo mag-coach sa mga kasama nyo. Kung may kasama kayong nanonood, like si nanay, oh, ikaw, kapag umuwi ka ng ano, ganitong lagi. Hindi po, no? Personal activity to, kanya-kanya po kayo. Don't start coaching others. Okay? Ngayon lang po, mag-isip kayo, no? Si anak, ikaw lang, sarili mo lang. And then, sabihin mo, huwag daw mag-coach, ma, okay, ganyan, no? Or huwag mag-coach sa asawa. You know? So, ano po yun? Pwedeng inom, nood, ilista nyo lang po. Pansinin nyo lang. And follow it up for a week. Lista nyo lang ng ilista. Yung particular na bagay na yun. Sa mga estudyante, after online work, paano nyo inaalin yung sarili nyo? Sa mga nagtatrabaho, after going through traffic, ano yung tinatawag nyo stress relief? Paano yung inyong response? Yung inyong pattern. Just list it down. Yun lang po. And then, step one, syempre, step two. There is no step two. Wala po. Yun lang ang inyong gagawin. Pili lang po kayo ng isang situation na you feel negative emotions, feeling bored, tired, weary, and then just write it down. If it happens every day, write it down every day. Yun lang po ang gagawin nating challenge as a response to this message. Okay po, no? So, sana makuha ninyo, and you don't have to talk to anyone about this. Just talk to yourself and isulat nyo lang po. Ano yung napapansin yung response ninyo if you are feeling down? Tired, bored, or any other negative emotion. And then, one situation lang. Hindi po lima, kundi isa lang. And sa pagkakataon pong ito, tayo po ay magtatapos sa panalangin as we take our communion. Muli mga kapatid, I do hope and pray that in the midst of frustration, in the midst of failure, tayo po ay magkaroon ng response na bumalik sa Panginoon. Even though that doesn't, going back to God doesn't mean the next time you do it will be successful. But we go back to God because in the midst of this frustration, in the midst of this failure, God is willing to show us His work and He is willing to reveal Himself more, and that for us is enough. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli, nawa, ang maging treasure namin in our hearts is seeing you at work, is knowing you, Panginoon. Lord, ikaw po ang mag-build sa amin, Panginoon, ng pattern ng kagaya kay Moses na start naming nakikita ngayon. Nasa failure niya, Panginoon, sa frustration niya, Panginoon, sa nangyari sa kanyang ministry, babalik at babalik siya sa inyo, Panginoon. Lord, I pray na sa panahon na ang Transformed Church ay feeling down, Lord God, habang ginagawa nila ang mga bagay na tingin mo ay pinapagawa mo sa kanila, mag-aral mabuti, magtrabaho ng maayos, mag-church, mag-ministry, Lord, whatever it is, Panginoon, na pinapagawa mo sa kanila. And it's getting frustrating, Lord, nawa po. They will be motivated, not by success, but seeing you at work, we will be motivated by knowing you more, kaya babalik at babalik kami sa iyo. Mga kapatid,
pause this video and kunin po ninyo ang elements para sa ating communion. Ngayon po, kung meron na po kayong elements para sa ating communion, kung kasama niyo po ang mga tatay ng inyong tahanan, give him the opportunity to lead your family in a communion. Kung kayo po ay mag-isa, sige po, sumunod po kayo sa akin. At tayo po ay magtatapos sa pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Na kung titingnan po natin, no, sa paggawa ng Panginoong Jesus, nang pinapagawa sa kanya ng Panginoon, it ended in what? His death. And in his death, sa kanyang kamatayan, kahit na yun ang kanyang napala, sa kanyang pag-ano sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, nakita naman natin ang dakilang pagkilos ni Yahweh para sa ating mga kaligtasan. At nakita naman natin at mas nakilala siya bilang Panginoon na nagmamahal na handang isakripisyo ang kanyang anak para sa atin. See that? But then we also know that our Lord Jesus Christ was resurrected from the grave. But he had to go through that, no? Rejection, death. But at the Garden of Gethsemane, bumalik siya sa Panginoon. Dahil ang gusto niya makita yung will ni God. At yun ang inaalala natin sa ating communion. And as they were eating, he took bread and after blessing it, broke it and gave it to them and said, "Take, this is my body." Kainin po natin. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Jesus para sa katawang na break para sa atin. Panginoon, maraming salamat po. Dahil tunay nga, dahil sa iyong katawang inialay na mabayubay sa krus ng Kalbaryo ay napapatawad ng aming mga kasalanan, naaalis ang aming kahihiyan, napapalaya kami mula sa kapangyarihan ng kaaway. Amen. Pagpatuloy po natin. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly I say to you, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God." Inumin po natin. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon para sa kanyang dugo na ibinuhos niya sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng iyong dugo na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo ay may bago kaming relasyon sa Diyos. Tunay nga po, tawagin mo po kami pabalik ng pabalik sa iyo in times of frustrations, in times of our negative emotions, Lord God, dahil nais naming makita ang iyong pagkilos at makita kung paano ka magpapakilala ng higit pa sa amin. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay magwawakas sa bendisyon na iniatang ni Yahweh kay Moses upang ipanalangin ng mga pari para sa bayan ng Panginoon. Ivarecha Adonai veyishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha vichuneka. Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Nawa, ay pagpalain ka ng Panginoon at ikaw ay kanyang ingatan.
Nawa ay pagningningin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. At ikaw ay kanyang paboran. Nawa ay angat ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. At ikaw ay pagkalooban niya ng kapayapaan. Beshem Sar Hashalom, Yeshua HaMashiach. Amen. Sa ngalan ng prinsipe ng kapayapaan, si Jesus na Mesyas, amen at amen. Muli, tayo po ay bumalik sa Panginoon dahil ang nais natin ay makita ang kanyang pagkilos at maranasan ang mas malalim na pagkakilala sa kanya. Amen at amen.